Magandang araw po. Welcome po muli sa WP Starter. Sa video ito ay nais ko pong ipakita sa inyo kung paano mag-create ng new user sa WordPress via PHP MyAdmin. Bago po tayo tumungo sa kabuuan ng ating tutorial, i-consider po ninyo na mag-subscribe sa ating channel for more video tutorial about web development and WordPress. So, let's start po. Note ko lang po sa demo ito ay aking gagawin sa local server or sa local host PHP MyAdmin. But it is the same process sa ating live server or sa hosting server PHP MyAdmin. Okay, so ang una po natin gagawin ay i-browse po natin ang ating PHP MyAdmin. Okay. Huwag lang po kayo ma-confuse sa aking URL sa PHP MyAdmin. Iba po kasi ang pagka-setup sa aking PC. So, that's why ang ating localhost, then :/PHPMyAdmin. Pero sa normal po na setup or sa setup po ng sa inyong PC, ay maaaring localhost/PHPMyAdmin. Okay, so wag lang po kayo ma-confuse dyan sa URL. It's the same po. Okay, so continue po tayo. Once na tayo ay nasa PHP MyAdmin page na po, ang sunod po natin gagawin ay i-locate natin ang WordPress database na kung saan tayo ay maglalagay ng ating new user. So, okay, so ipakita ko po sa inyo. So, ang ating lalagyan ay ang ating database, WP Starter DB. I-open po natin yan. Okay. Pagkatapos po, then go to WP_users. Okay. Dito po makikita natin ang lahat ng ating mga existing users sa ating WordPress. Okay. So, next, i-click po natin yung Insert tab. Okay, tayo ay ma-redirect dito sa page na ito kung saan dito po natin ilalagay ang ating new user. Okay, new user at new information ng ating user. Okay, so let's go po. I-fill na po natin yung mga field dito para makapag-register na po tayo ng ating user. So, okay, tingnan po natin. Ang una po ay ID. Nakita po ninyo ito, column, then ID. So, ito po ang area dito ay huwag nating lalagyan. And dahil auto-increment po ito, meaning pag nag-submit na tayo ng ating information, yung ID po ay automatic filled up, then auto-increment siya. Okay, so i-leave lang po natin na blank yan. Then, next is the user login, yung ating desired user login, kung ano ang ating ilalagay dito. So, for example, okay. So, depende po sa inyo kung anong user login ang inyong ilalagay dyan. Kayo po ang bahala at kung ano po ang inyong desire. Next is the user password. Okay, yung inyong desire password. So, I suggest strong password po para mas secured ang ating login. So, for this tutorial, gagawin ko lang pong easy yung ating password para madaling ma-remember. Pero, kung sa inyo po ay sinasuggest ko po talagang gawin yung strong yung password para mas secure ang inyong website. Okay, then, once na nailagay na po ninyo ang inyong desired password sa may field ng user password, okay, the next thing to do is, punta po tayo dito sa function, then, iselect po natin dito ang MD5. Okay, ano po ang MD5? MD5, ito po ang function na kung saan ang ating password ay ini-encrypt. Okay, so, para hindi ito readable ng human or readable ng kahit na sinong user na mag-access ng ating database.
At isa pa po, ito rin po ang format na binabasa po ng WordPress system. So meaning, pag hindi natin i-MD5 ang ating mga password, it will not recognize by the WordPress system. So, yun po ang setup dito. So, pag nailagay na po natin yung username and password, okay, the next field dyan na makikita ninyo, yung self-explanatory na po yan. So, meaning, maaari na ninyo i-field up yan. Okay, for example, user nice name, user email, user URL. Itong mga area dito, itong mga nasusunod na mga field, pwede nating i-update yan later pag tayo ay nakapasok na sa ating WordPress using this new user ng ating WordPress website. So, once na nailagay na natin ang ating username, user login, and user password, okay, the next thing to do is click this button to submit the information. Okay, so successful. One row inserted, meaning na-insert na ang ating new user sa ating database. So, the next item, pagkatapos natin i-submit, at nakita natin na naging successful ang ating ang submission ng ating new user sa ating database, makita po ninyo yung message dito na ID. Ito po yung ID dito. Yung inserted row ID. So, importante po ito. So, meaning, ito po yung ID ng ating new user. So, i-keep po natin yan. Remember po natin yung ID na yan dahil gagamitin po natin yan sa next step ng ating tutorial. Okay, so i-keep po natin yan. So, ang ating ID is ID 3. Okay, so the next thing to do, let's continue. Okay, so ang susunod po natin gagawin ay bumalik po tayo, pumunta po tayo naman sa WP User Meta. Okay, so same process po. Nakapunta na po tayo sa ating WP underscore user meetup page ay pumunta po tayo sa insert tab. Same setup, but magkaiba yung mga fields na ating i-filled up. So, okay. So, let's go. Pinakaunang item dito. So, itong item po, user meta underscore ID. Okay, itong area na ito ay auto-increment. So, the next part or the next field is the user ID. Dito po natin ilalagay yung user ID ng ating new user na inad kanina. So, ang ating user ID is 3. So, napakalaga po na i-remember natin yung ating user ID pagkatapos nating i-submit ang ating user's information kanina. So, ang ating ID is 3. Then, next is the meta key. Okay, so ang ating meta key ay okay, WP underscore capabilities. Okay, so, meta value. Okay, ang ating meta value, ito po ang ating meta value na ilalagay. So, makita po ninyo yan. Okay, so, inilagay po yan sa description below para makita po ninyo at makopy-paste po ninyo yan once na kayo ay umabot na sa step na ito. Okay, so, ilagay po natin dyan. Okay, so pag na-filled up po natin yan, huwag muna natin isa-submit ito dahil mayroon pa po tayong dapat ilagay dito naman sa second column. So, ang second column, same field, makita natin. So, huwag natin lalagyan dito. Auto-filled po yan. Then, lagay natin dito ang ating ID na ginawa, 3. Then, ang ating meta key ay WP user underscore level. Okay, so meta value niya is 10. Okay, so nakita po ninyo. So, pag nailagay na po natin yung lahat ng information, okay, nailagay na natin at na sure na po natin, ano? Okay, i-note nyo lang po na paglagay po ng meta key natin ay walang caps lock. Okay, so walang caps lock po yan. Meaning, small letters lang lahat. Okay, then once na nailagay ng information, na make sure na natin na tama ang ating information, then the next thing to do is click the go button. Okay, so successfully inserted ang user meta.
So meaning na register na ito sa ating database. So the next thing to do is to log in. Okay? So ngayon ay i-test na natin kung tama ang ating pagka-insert o pagka-register ng mga information sa ating PHP My Admin. So let's continue. Okay, so pumunta po tayo sa ating website, then WP Admin. Okay? Then i-try po natin yung ating user, new user na ginawa natin kanina. Okay, so ang ating new user, I hope na remember ninyo, Super Admin. Then ang ating password, okay, so successful po. Tayo po ay nakalagin using the new user login na ating ginawa sa ating PHP My Admin at sa database natin. So, okay, so nakita po ninyo, tayo ay nakapasok. Meaning yan, successful ang ating pag-create ng new user sa PHP My Admin. So, ito po ang ating user na ating ginawa. So, pwede po natin i-edit dito at i-add natin yung mga additional information na pwede natin i-add sa ating new user. Okay? I hope nakuha po ninyo ang buong step-by-step process ng ating tutorial. At huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel for more video tutorial. So, maraming salamat po at see you on my next video.